Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay andito tayo sa gilid ng aming bahay. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano na yung mga kaibahan dito, kung ano na yung mga nabago. Dahil nung summer, medyo maraming nagkaroon ng mga damage and then maraming dry leaves, tapos mayroong mga snail na nagtatago doon sa ilalim ng dry leaves. So, ayan. Ni-reset ko na at naglagay ako ng mga bagong succulents dito banda. Yan, meron pa akong hindi na itanim, itong zebra. Ayan oh. So madali lang siyang dumami. Yan. Ito kasi nakatanim siya dito banda. Tapos tinanggal ko kasi nga ang bilis niyang dumami. Ayan oh. So bumili lang ako nito ng isang puno. Tapos ito na ang resulta. Ayan. Tapos meron din akong ganito sa bukid. So napakadali lang niyang dumami talaga, as in. Ayan o, may mga babies diyan, 'di ba? Tapos nandito yung aking mga ayan, mga cactus. So hindi marami yung cactus ko. Itong mga cactus na to guys ay ano, yan pa yung mga una kong inalagaan bago ako nag-alaga ng succulents. Itong mga cactus na to, ayan, napakaliit niyan dati nung binili ko. Ayan. Medyo malaki na sila ngayon. Tapos nagkakaroon sila ng mga babies. So, ayan. So, dito naman. Dito ko tinanim yung mga blue jelly beans ko. Ayan. So, ito lahat mga cuttings lang. Ayan. Tinusok ko lang dito. So, meron na silang ugat. So, meron na siyang ugat. Oh. Ayan. Oh. Meron na siyang bagong ugat na lumabas. Ayan. Itusok nyo lang. Madali lang siyang alagaan, guys. Pag nag-cuttings kayo, itusok nyo lang or ilagay nyo lang sa ibabaw ng lupa. Ayan, mag-antay lang kayong mag-ugat. So, hindi siya mahirap alagaan. So, kapag nakatanim siya sa pot, kapag totally dry na ang kanyang lupa, diligan ninyo. Kahit summer, ganun yung ginagawa ko sa blue jelly beans. Kapag sobrang dry na siya, saka ko na siya dinidiligan. Sa winter naman, frost hardy siya kapag nandito siya sa gilid ng bahay. Okay lang siya. Basta hindi lang siya laging basa. And then, nandito yung aking mga cuttings din to siya. Ano, little beauty. Ayan. Gumaganda ang kulay niya, guys. Nagiging sobrang pula siya. So, hindi siya pumpula dito kasi nga direct siya sa ground, diba? Tapos, nakaka-receive siya ng moist doon sa ilalim ng lupa. So, ayan. Hindi siya masyadong kumukulay kapag nandito siya sa direct sa ground. Tapos, ito naman, ayan, si Ronyoni Ai. Ito, baby, itong nagaling sa luma kong Ronyoni Ai na nandyan. Nung summer, nag-cluster dyan banda. And then, dahil marami siyang damage, ayun, tinanggal ko na lang. At itong baby, dito ko na nilagay. So, ito, Robra, ayan. At meron din ako ditong Polydonis na wala na siyang rosette. Iba yung lumabas sa rosette. Flower ang lumabas. Tapos ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ayan. So, ang bilis niyang dumami ngayon. Growing season yata niya during winter time. Ayan, oh, naglabasan yung bagong ano, oh. Ito, oh, ito. Ayan, diba, napansin ninyo. So, parang growing season nila ang winter time. Ayan. Maraming ano, bagong. Ayan, oh, diba, napansin ninyo. Maraming bagong dahon na lumalabas. Tapos, naglagay din ako dito ng Super Bomb. Ayan, si Super Bomb. So, napakaliit nito nung binili ko, guys. Ayan, ngayon medyo malaki na siya. And then, nagtanggal din ako ng dahon para magkaroon tayo ng baby. Ayan, oh. Tinanggal ko. Ayan, tatlo. So, si Super Bomb. Kasi, itong Super Bomb na to ay first time ko lang na nagkaroon ng Super Bomb. So, nandito mga cuttings din to na mga Adolphe, ayan. Medyo maselan to sa frost itong si Adolphe. So, mag-ingat kayo pag meron kayong Adolphe. Kahit nasa gilid yan ng bahay, guys, kailangan obserbahan ninyo kung gaano ka lamig. At huwag ninyong laging basain during winter kasi mabilis siyang magkakaroon ng, kahit hindi siya nagkakaroon ng frostbite, kapag nakainom siya ng maraming tubig and then sobrang lamig, ayan, syempre iinom siya ng tubig, diba, kapag diniligan ninyo and then sobrang lamig, nagiging ice yung dahon and then mamatay. So, mag-ingat kayo kapag mayroon kayong Adolphe. Ayan, medyo maselan to siya sa winter.
And mayroon ako ditong, ayan, mga leticia. So, itong mga leticia na to ay, dito na rin siya galing. Yan. So, mayroon akong tinanim dati dito na isang leticia. And then, kinatings ko siya. So, yung stem niya, nagkaroon ng maraming babies. So, ito yung mga babies na lumabas. Ayan. And then, pagka-summer naman, na-damage yung stem. Nagkaroon ng mga stem rot. Ayan. So, ito na, tinanggal ko siya sa stem. So, tinanim ko na rin dyan. Ayan, mga leticia. Maganda ang kulay o pulang-pula. Kapag summer naman, green sila. So, kumukulay sila ng todo kapag winter time. Tapos, ito naman Marcos to. Nagiging orange yung kulay niya, guys. Itong Marcos na to. Ayan. So, ayan, may mga cuttings dyan. Tapos, naglabas siya ng bagong baby. Ayan. Kasi yung kinat ko dito, tinanim ko sa pot. Ayan, mga Marcos. So, ayan, mga... Ito siya dati ay ano lang to siya. Dahon lang to siya na nilagay ko dyan. And then, ayan, nagkaroon siya ng baby doon sa dahon. Ayan. And then, ito naman, hinedcut ko siya dyan sa gitna. Ayan, oh. May pinagputulan. So, naglabas siya uli ng bagong babies dyan sa ilalim. Ayan, oh. Kasi yung pinaka-head dyan, guys, ay na-damage nung summer. So, ayan, tinanggal ko na lang yung head. So, ito si, ano to siya, si Cupid. Ayan, si Cupid. Tapos, ito naman, dati na rin siyang nandito, si Fan Queen. Ayan, si Fan Queen. Dati na rin siyang nandito. Ayan, nilagay ko lang dito banda. Ang, ano niya dati, pwestyo niya dati dito banda. Dito. Tapos, inatras ko konti. Ayan, inatras ko dyan sa likuran. Tapos, meron tayo ditong opal. Ayan. So, binili ko to siya. Opal ang pangalan. Ayan. So, naglabas siya na ngayon ng flower. Ayan, oh. And then, meron tayo ditong si ice plant. Ayan, si ice plant. Itong ice plant na to, guys, napakatakaw sa tubig. Lagi ko tong dinidiligan dito banda. Kasi matakaw sa tubig. Ayan, oh. Kabibigay ko lang last week ng tubig sa kanya. Nagkakaroon na naman siya ng mga kulubot sa dahon. Ayan, oh. Diba? So, napakatakaw sa tubig nitong si ice plant. Tapos, ito, pinatong ko lang to siya. Ayan. Galing siya dito. Ayan. Nung tinanggal ko yung pinaka-head dyan, ito, nasama. So, ayan, pinatong ko lang itong dalawa. Tapos, meron ako ditong tinanim na musan. Ayan. Tapos, ito, mga moon glow. Graftoveria moon glow. Tingnan ninyo yung puno, guys. O may mga pimples na naglabasan dyan. O, ayan, o. Ayan, kita ninyo. Ayan, di ba? Meron na namang, ano, pimples na naglabasan. Ang bilis niyang dumami, itong moon glow. So, ito, isang ano lang to siya. Isang puno lang yan. Tapos, hinedcut ko. So, ganyan na yung nangyari sa kanya. And then, matagal na to siya, guys. Hindi ko na maalala kung gaano na siya katagal. Ayan, itong moon glow na to. So, isang puno lang yan na hinedcut ko. Dati nakatanim siya sa paso. And then, pati yung paso, inano ko dito. Binaon ko dito. So, ngayon, wala na siyang paso. So, free na yung ugat niya ng gumapang kasi wala na siya sa paso. Ayan, si Graftoveria moon glow. Nagpipink yan, guys. Maganda ang kulay nito. Itong si Graftoveria moon glow. Maganda ang kanyang kulay. And then, meron din ako dito si Pachypytum compactum. Ayan. Tatlo. So, itong tatlo na to, iisang puno lang yan. Pinaghiwalay ko. Ayan. So, dahon lang din to na nilagay ko dito sa gilid ng bahay. Ayan. So, ganyan na siya kalaki. Siguro 3 years old na to. Ayan. Mabagal lumaki yung ano, Pachypytum compactum. Medyo mabagal siyang lumaki. Ayan. Tapos, mga babies. Ayan, o. So, kapag meron kayong Pachypytum compactum, guys, iwasan ninyo masagi kasi mabilis matanggal yung kanyang dahon. Ayan. Meron din ako ditong si Peach Boy. Ayan. Peach Boy. And then, meron din ditong, ayan, si ano to, Tito Buns. Cuttings na Tito Buns yan. Tapos, eto naman, uli, si Musan. Ayan, si Musan. At ito, dati na rin siyang nandito, si Christmas Eve. Ayan, ang dami niyang babies ngayon. 5. Ayan, meron siyang 5 babies.
Ayan, gumaganda na ang kanyang kulay ngayon, si Christmas Eve. At medyo malaki na siya ngayon, guys, i-compare nung summer. Ayan, si Christmas Eve. Tapos naglagay ako dito na Crazy and Ryan. Ayan, si Crazy and Ryan. Three heads yan. Ito yung hinedcut ko. Ayan, tapos meron na siyang baby ngayon. Ayan, so mabilis lang din yan magkaroon ng babies. Lalo na siguro kapag nasa direct sa ground siya. Tapos ayan, parang growing season talaga nito, guys, oh. Ayan, oh, daming mga bagong ano, oh. Mga bagong rosette, ayan, oh. Growing season talaga siguro nito kapag winter time, ayan, kapag malamig na yung panahon. And then, meron na naman tayo ditong Ronyoni, ayan. Tapos, meron ako ditong nilagay na Funfair, ayan. So, ang nakatanim dito dati ay blue jelly beans. So, tinanggal ko na siya dito. Kinatings ko siya lahat. Yun na yung pinakita ko sa inyo yung sa unang video. Yun yung mga cuttings. And then, meron din akong nilagay sa malaking planter. And then, ito naman si Robra. Ayan, napakaganda ng kanyang kulay. Pulang-pula, as in pula. Ayan, si Robra. Tapos, meron siyang bago na namang babies dyan. Oh. Ayan, meron na naman siyang bagong babies. Ang sipag nito mag-baby, guys, si Robra. Tapos sobrang laki niya. Ayan, oh. Malaki siya. So, masipag mag-baby itong aking Robra. So, napakarami ko ng Robra ngayon. Tapos, meron tayo ditong Mira. Ayan. Malaki na din siya ngayon, oh. Itong Mira na to. Ang dami din yung babies. Ayan. Nagsimula lang ako mag-alaga ng Mira. Isang piraso. Tapos, ngayon, ang dami ko ng Mira. So, ito, iniikot-ikot ko. Kasi nga, yung ano namin, yung araw namin, tatagilid na. So, hindi lahat ng rosette nakaka-receive ng sunlight. So, iniikot-ikot ko yan. So, halimbawa ngayon dito, banda, bukas naman dito na naman. Ayan. Salit-salitan. Tapos, dito sa ilalim, mayroon ditong, ayan, tinusok ko lang to. Ang Darlie Sunshine. Ayan, tinusok ko lang dyan. Tapos, mayroon din dito. Ayan, oh. Ayan. Simula lang ako nito sa napakaliit. Ganito lang kaliit dati, oh. Ito lang kaliit, guys. Ito kaliit. So, hindi siya mahirap alagaan. Ilagay nyo lang. Kasi ito, nilagay ko lang dyan. Hindi ko na pinapansin. Kakaroon lang siya ng ugat dyan. And then, ayan na. Gagapang na siya ng kusa. Tapos, nandito yung aking mga kinatings na blue jelly beans. Ayan. Ito yung mga kinatings ko pa. So, nilagay ko dito sa malaking planter. So, ang nakatanim dito last year ay ibang succulents. So, dahil maraming ang nagka-damage nung summer. So, ang naisip kong itanim dito ay mga blue jelly beans na lang. Yung hindi maselan sa winter kasi mahirap mag-taklob. Napaka-matrabaho during winter kapag nagtanim ka dito ng maselan sa winter kasi mayroon kaming frost. So, itong blue jelly beans, frost hardy kasi siya. Basta wag lang siyang basa during winter time. Ayan. Tapos, nandito siya sa gilid ng bahay. Kaya, makakasurvive siya. Ayan. So, ang propagation niya ay mag-cut lang kayo. I-cuttings nyo lang. Meron ako ditong uli. Ayan, oh. Meron akong pinutol uli dito. So, yung pinutol ko, nandito rin. Ayan, oh. Nakapatong lang din siya sa lupa, hindi pa siya nakatanim. So yung syempre yung pinakauna ayan, talagang nakatusok na siya. So yung kahapon ko lang kasi to kinat. Ayan, nakapatong lang sila diyan. Ayan, meron din dito, ayan oh. Kinatings ko kasi gusto ko sabay-sabay silang lumaki. Ayan. Yung iba kasi mahaba ng stem. So yung iba hindi pa masyado. So ayun, kinatings ko yung mahaba ng stem. Ito din, mayroon din dito. Ayan. So, hindi pa ako nag-success na mag-propagate sa dahon ng blue jelly beans. Cuttings talaga ang ano, napaka-effective na mag-propagate ng blue jelly beans. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na din ng bell button para ma-update kayo sa bago kong i-upload ng mga video. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. So, thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Bye-bye!